Welcome po kayo sa aking YouTube channel, mga kaguro. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang ginawa kong school form 4 2020 version 1.0. So makikita natin dito sa desktop ang file. So ito double click natin. Okay. So bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tapos huwag din pong kalimutang i-click ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong tutorial. At pumunta din po kayo sa aking Facebook group. Ang pangalan is K-12 Innovations Portal. So, click nyo lang yung join para maging member kayo dito. So, currently, meron akong 11,260 na member. So, dito tayo magtutulungan. I-share nyo rin dito yung mga alam yung mga files or mga gawa ninyo na makatutulong sa ating pagtuturo. Okay, so much for that. Okay, ito pala yung school form 4 na ginawa ko. Katulad din ito ng school form 4 na galing sa central office. Pero nilagyan ko ng mga additional features. Okay. Itong makikita natin sa screen, ito pala yung dashboard ng school form 4 mula sa month ng June hanggang month ng April. Ang inilagay ko lang dito is yung mga result ng bawat buwan. So ituturo ko sa inyo kung paano i-encode ng mga data. So bago yan, dito muna tayo sa dashboard. Okay, bago natin ito gagamitin, kailangan nyo pong i-encode ang mga information ng inyong school. Kung halimbawa, yung region is, ang region ko po ay region 8, kaya region 8 ang ilalagay natin. So, division namin is Southern Leyte. Yung district namin is Sinundayan. Yung school ID namin is 19-2006. Yung school namin is Bacolod Elementary School. School year 2019-2020. Tapos name of school admin, halimbawa yung is Marisa Imonton, aking mother, for example yung ito. So babaguhin ko ito. Ang pangalan ng aming school admin is si Sir Bimbo. So automatic na po na mag-appear ang mga information na ito sa bawat month ng school form 4. Okay. So makikita natin dito yung mga result ng bawat buwan sa school form 4. Ano ito, mga total lang ito ng lahat ng mga data na nilagay nyo. Makikita natin ito sa huling bahagi ng school form 4. Ginawa ko ito kasi para malaman natin or lalo mong
lalo natin makikita ang mga data na inilagay natin sa bawat buwan. Okay, halimbawa sa June. Okay. Ito pa lang dashboard. Nilagyan ko rin ito ng automatic highlight para hindi tayo mahirapang tingnan yung mga data. Okay, so bawat click mo sa buwan ay mag-highlight ito. Ganito. So hindi na tayo gagamit ng roller para makita natin yung buong rows ng data. So makikita natin na iniba ko yung kulay ng ibang cells. May makikita natin ay green. Ginawa ko yan kasi importante na makikita natin yung total na learners sa ating school. Tapos yung total sa dropout, yung overall total ng transferred out at saka yung transferred in. Ginawa ko po ito para makita natin kung bakit bumaba yung enrollment natin. So itong tatlong ito ang magiging basehan natin kung bakit. Huwag niyo po munang i-click itong mga months or name of months kasi pag ginawa niyo yan, automatic pupunta kayo sa sheets ng June, yung sa school form form mismo ng month of June. So ito, try natin i-click yung June. Okay, so i-redirect tayo ng program papunta sa month of June. So makikita natin na may datos na ito tungkol sa region natin: school ID, school name, division, district. So may nakalagay dito na grade or year level. So kung anong grade ang meron kayo sa school, ilalagay niyo dito. Meron din itong auto highlight para hindi na tayo mahirapan mag-encode. So ilagay din natin yung section, tapos name of advisor. So ang mga data na ito pala ay galing ito sa school form 2 na i-consolidate natin. Ako kasi ang gumagawa ng school form 4 sa school kasi ako yung ICT coordinator. Supposed to be yung school head ang gagawa nito, pero medyo hindi marunong yung school head namin kaya ako ang laging gumagawa nito buwan-buwan. Okay, so wala pa itong data sa taas kasi nandito yung data namin sa ibaba. Okay, sa ibaba ko nilagay yung mga data namin kasi ayon dito sa guidelines ng school form 4 sa number 4, small school that has one section per day, per grade or year level is not required to fill the columns name of advisor, grade, year level, and section. Instead, they will only accomplish the summary column per grade, year level. So sa case ng school namin, isang section lang per grade. Kasi maliit lang ang school namin. Kaya dito ako sa ibaba. Yung mga school na malalaki yung enrollment, ang gagamitin ninyo is itong mga column sa itaas.
kasi minsan umabot siguro ng mga 20, siguro yung malaki na mga 20 section siguro. Okay, so yung dito makikita natin yung mga data na galing sa form 2. Okay, so wala pang movement. Ito po yung actual na mga bilang ng estudyante namin. Wala pang nag-transfer out, in at saka drop out. So, pero makikita natin sa mga ibang month na nagbabago na yung enrollment namin. Kasi meron na nag-transfer out at transferred in. Siya nga pala, itong form na ito, halimbawa nilagyan nyo ng data dito sa taas, halimbawa yung section, halimbawa ako grade 4, tapos section Luna, so lagay mo yung pangalan ng advisor, o halimbawa lang meron akong 7 na lalaki at 7 na estudyanteng babae. Ito, tapos ang average na enrollment, daily average is, halimbawa may nag-absent, so ano lang, 6.76, or tapos sa babae naman ay 6.58. So automatic na po yung percentage for the month na mag kakalculate. So halimbawa meron kayong nag drop out ngayong buwan ng June, halimbawa lang dito, yun dito ilalagay sa B sa drop out for the month, kasi ngayong buwan ito nag drop out. Halimbawa meron isang babae tapos walang lalaki, so dito lang sa cumulative as of previous month, zero pa ito. Magagamit na ito sa July kung may nag-drop sa June. So, sa transferred out, ilalagyan ko ng zero. Tapos, sa transferred in, zero kasi wala pa nag-transferred in. Ano mangyayari? Dalawa na yung information, nasa taas at saka sa ibaba. Itong system, ang ginawa ko, madedetect ng system. Kung meron kayong ilalagay na data dito, automatic na lahat ng data ay galing dito. So, hindi na manggagaling dito sa ibaba. So, kung ang taas ang gagamitin nyo, wag kayong mag-entry ng mga data sa ibaba kasi hindi na yan madedetect ng system. So, yung sa taas na. Okay, halimbawa, titingnan natin ha. Yung total ng enrollment namin sa June is 62 male, 55 female. Ang total is 117. Pero dito, kasi isa pa lang yung section na niligay ko, 7 sa male, 7 sa female. Pero kung marami na kayong ilalagay na grade dito, section, tataas to. So, titingnan natin sa dashboard kung ito pa yung naka-display. Oh, so, nagbago. So, yung sa taas na information ang na-display. So, dito naman tayo sa July. Okay, tingnan natin sa July. So, wala pang movement. So, pagkatapos sa August, wala pa rin. Nung month ng September, biglang bumaba yung enrollment namin.
So naging 114, so minus 3. Okay. Ko bakit kaya? So sa kung titingnan natin yung grow, meron pa lang isang nang drop out. Tapos may dalawang nag-transferred out. So kaya naging 114. Sa October, same pa rin. Pero dito pala sa September, yung nag-drop out is nandito sa for the month. Pero sa month ng October, hindi na sa for the month. Lalagay na natin ito sa cumulative as of previous month kasi yun nung September pa ito nag-transferred out. Oh, drop out. Pati rin dito sa transferred out, may nag-transferred out na babae at saka lalaki sa month of September. So pagdating ng October, hindi na sa dito sa B, dito na siya sa A ilalagay. Okay, sa month of November wala pa rin ano movement. So pagdating ng December, may movement na naman. So naging 113. So meron na namang isang nabawas. So bakit? Okay, sa draft out natin is naging 3. Pero nung una isa lang. So pag December naging 3, so mayroong dalawa. So sa October may nag-drop na babae. Pero sa December mayroon nag-drop na isang lalaki at isang babae, tapos yung isang babae nung nakalipas na nakaraang buwan. So 3 na sila. Tapos sa transferred out, same pa rin, 2. So 2 3 plus 2, 5 yung nawala. Okay, dapat ano ito, 112, pero meron pa lang ng transferred in kaya 113 na dagdagan ng isa. So for the month of January, nung last month 112, so bumaba na naman ng isa. So makikita natin dito sa dashboard kung bakit. Okay, dito 3, kaya pala kay meron na namang nag-transferred out. So total na ng transferred out namin is 3 na. So 6 lahat ng nabawas. So 100 ano dapat to, 111, tapos meron na transferred in isa. So naging 112. So sa February hindi pa ito updated. Kasi ano pa ngayon eh, February 16, 2020 pa. Mga ano pa ito i-update, mga sa katapusan pa. Okay, punta tayo sa February. Okay. So makikita natin dito na mayroon akong mga controls sa itaas. So dahil sa wala pang data sa wala pa dapat data sa February, so i-clear natin yung mga content sa February. So paano? Pwede ring manual mo itong i-delete. Pero parang matatagalan ka kapag ito ang ginawa mo. So ginawa ko, mayroon ako ginawa itong feature na kung saan automatic na mabubura ang lahat ng mga data sa loob ng form 4 sa buwan ng Pebrero. So pag click natin ito, magpo-prompt siya na talaga bang i-delete mo yung mga datas, data ng school for Pebrero. So pag i-click natin yung yes, automatic wala na yung mga data dito sa February.
Ito naman mga control button sa itaas. Ito yung gagamitin natin para mag-navigate sa mga months. Halimbawa, gusto kong pumunta sa January. So, automatic pupunta tayo sa January. Kung click natin yung November, pupunta tayo sa November or sa June. Okay. Okay, dito ta babalik tayo sa February. Okay, pero nitong button na home, pag nag-click tayo, i-click natin to, automatic na pupunta tayo sa dashboard. Kung gusto mong bumalik sa February, click mo lang itong month, pangalan ng month na February. So, pupunta tayo sa, okay, napunta tayo sa February naman. Halimbawa is natamaran kayong tinatamad kayong mag-enter ng mga data. Yung iba ginamit nila yung mga data sa January. So iba-iba yung mga school form 4. Siguro ini-edit lang nila yung month. Pero dito sa akin, sa aking gawang school form 4, hindi na natin kailangan mag-encode. Meron akong ilagay na button kung saan kukopyahin ng system yung data mula sa January. So ang nakalagay dito sa February ito na month, merong nakalagay na copy dyan. So meaning yung January na data automatic na i-copy dito sa month ng February. So i-click natin to. So automatic yung lahat ng data sa January is malilipat sa February. Kung meron kayong inilagay dito sa dito na portion, automatic din na matatransfer sa February kung meron kayong inilagay sa January. So itong copy na feature, magsisimula ito sa July. Yung ika-copy niya yung June hanggang sa April na ito, meron itong ganitong button kasi ika-copy nito yung previous month para hindi na tayo mahirapang mag encode ng data. Okay, halimbawa yung section din ng school nyo is lagpas sa given na rows ng school form 4. Halimbawa, ang ibilangan natin yung kung ilan ang rows dito. Halimbawa lang ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 slots lang. 15 slots lang yung available na rows para malagyan natin ng mga grade level at saka section. So paano yan? Okay, nilagyan ko rin ng solusyon. Meron ako nitong ilagay na button na show kung saan mag-a-add ang system ng mga bagong rows. Siguro aabot ito ng 60 or 70. So hindi ko na matandaan, siguro mga 70 yata ito eh. So yung mga big school, pwede itong gamitin. Okay, halimbawa naging 20 ang section. Total section sa buong school, 19, 20. So i-click natin yung hide button. Okay,
So, i-hide ng button ang ng system. Pag i-click natin yung button ng hide, i-hide ng system yung mga rows na walang laman. So, ito yung kagandahan ng na i-customize ko na scroll form. For so, meron din itong auto-highlight para hindi tayo mahirapan. Tapos, dito naman tayo sa feature ng pag-print. So, merong dalawang paraan kung paano mag-print sa ginawa kong scroll form 4. Una is dito sa file, tapos print. So, pipili kayo dito na mo. Pipili kayo dito ng size ng papel. So, sa case ko, long yung ginamit ko kasi nagkumawa ko ng long yung F4. Ano ba yun? Alagay F4. F4 yung tawag sa long, yung 8.5 by 13. Pwede nyo rin itong gawing A4 or letter. Okay, sa case ko is ang gagamit ko is long. So pwede nyo yung i-print ito gamit ang commands na ito. Pero kung tinatamad kayo, meron din akong nilagay na button para sa pag-print automatically. So, pag i-click natin itong print button, mayroong lilitaw na form. Print this sheet. So, ilalagay natin yung, alimbawa sa amin is dalawang copy. Copy ko at saka copy na ipapasa sa district. So, 2. Tapos, print. So, mayroon namang lalabas na bagong buttons. So, ang nakalagay is fit to one page or fit to two pages. So, kung malaki yung scroll nyo, siguro dalawang page yun. So, ito yung pipiliin nyo, two pages. So, sa amin is maliit lang. So, fit to one page lang ang pipiliin ko. So, landscape po ito, hindi ito portrait. So, landscape lang ang pwedeng i-print natin. So, meron itong pagpipili ang sizes ng paper. May folio, ito yung F4 or long na tawag dito sa amin, 8.5 by 13. Tapos letter, 8.5 by 11 at saka A4. So, ang pipiliin ko yun is yung folio. Kung ano, yung printer nyo is Brother, automatic na available itong lahat ng sizes. O, at saka iwan ko lang sa Canon. Pero kung meron kayong printer na Epson, hindi available yung folio, kasi kailan nyo pang gumawa ng size na folio. Kasi tuturuan ko kayo ngayong mamaya kung paano gawin yan. So, halimbawa, yung A4 ang pipiliin ko. Okay, automatic, yung size na ipiprint natin is A4. Kung ang pipiliin naman natin ay letter, automatic na letter yung size. Kung yung long naman, long lang yung maipiprint ng printer. So, hanggang dito lang kasi parang tapos na po
yung tutorial ko. So ganito lang ka simple kung paano gamitin itong Skull Formport na ginawa ko, pero merong mga enhanced features. So kung meron pa kayong mga katanungan, meron din akong nilagay na help button for at support para meron kayong mapupuntang support. Meron ako nilagay dito sa YouTube. So mag-upload ako doon ng mga iba pang tutorial kung paano gamitin yung mga forms. So pag-click natin yung YouTube, so ma-redirect kayo dito sa aking YouTube channel. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe saka i-click yung bell button. Kung i-click niyo naman itong Facebook, is i-redirect kayo sa aking Facebook group page. So dito sa K-12 Innovations Portal. So kung meron kayong mga gawa na pwede natin gamitin sa pagtuturo, pwede kayong mag-upload dito. Or may isi-share kayong mga pictures, pwede dito. So dito ang tambayan natin para magtulungan tayong lahat para mapadala ang ating trabaho. So much for that. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube tutorial tungkol sa Skull Formport. So, maraming salamat.